Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon ay pag-uusapan natin tungkol sa carrots. Kung ano bang mga benepisyo makukuha natin sa carrots at mga sakit na pwede magamot ng carrots. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share para updated ka sa mga bagong video na ilalabas mo. Intro! Scientific name ng carrots, Daucus carota L. Kaalaman tungkol sa carrot bilang halamang gamot. Ang carrot ay isa sa mga pinakakilalang gulay na kinakain ng karamihan ng tao sa mundo. Ito ay isang uri ng halaman na may kulay kahel na bungang ugat. Uri na itong nagmula sa mga bansang nasa Europa at Hilagang Afrika. Ngunit karaniwan na rin tinatanim sa mga taniman sa matataas na lugar sa Pilipinas gaya ng Baguio at Benguet. Ang halaman ay tumutubo ng mababa lamang at nagkakaroon din ng bulaklak at bunga. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa karot? Ang iba't ibang bahagi ng halamang karot ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa ating kalusugan. Ang mga dahon ay may taglay na volatile oil at may kasama pang pyrrolidine, docin at mannite. Ang bungang ugat ay mayroong volatile oil, fix oil, carotene, lecithin, phosphatide, glutamine, sugar, D-glucose, malic acid, pectin, asparagine at inosite. Mayaman din ito sa calcium, iron at phosphorus at mayroon din vitamin A, B2 at C. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot? At paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bungang ugat. Karaniwang pinakukuluan ang bungang ugat ng karot upang mainom ang katas. Maaari din itong kainin ng hilaw o luto bilang isang gulay. Maaari ding ipantapal sa kondisyon sa balat ang sapal ng pinaglagaan ng karot. Nakakagawa din ng gamot na pampahit sa pamamagitan ng paggagayat sa karot at paghahalo nito sa mantika. Dahon. Inilalaga ang dahon ng karot upang mainom bilang gamot. Buto. Madalasang dinudurog ang buto at hinahalo sa inumin upang makagamot. Maaari din itong isama sa paglalaga ng dahon upang mainom din. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng karot? Ubo. Para sa kondisyon ng pag-uubo, ang bungang ugat ay pinakukuluan sa gatas. Ang gatas na pinagkuluan ay iniinom habang ang sapal naman ay pinagtatapal sa dibdib. Paso. Tinatapalan ng ginayat na karot ang bahagi ng katawan na apektado ng paso. Pinapahiran din ng ointment na yari sa pinaghalong karot at mantika ang ganitong kondisyon. Bulati sa tiyan. Para naman mapaalis ang mga bulati sa tiyan, makakatulong ang pagkain ng hilaw na karot. Sugat na matagal gumaling. Maaring tapalan ng ginayat na karot ang bahagi ng katawan na apektado naman ng sugat na hindi gumagaling. Hirap sa paghihi. Inahalo sa inumin ang pinulbos na buto ng karot para matulungan ang kondisyon ng hirap sa paghihi.
pamamanas. Ang pamamanas sa ilang bahagi ng katawan ay maaari namang maibsan ng pag-inom sa pinaglagaan ng bulaklak ng karot. Problema sa atay. Ang pagkakaroon ng kondisyon sa atay na nagdudulot ng paninilaw ng balat ay maaaring matulungan naman ng pag-inom sa pinaglagaan ng ugat ng karot. Cancer at tumor. Sinasabing nakakatulong ang pag-inom sa pinaglagaan ng mga buto ng karot at maging ang pagkain mismo sa bungang ugat sa pagpigil ng pagkalat ng tumor sa katawan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana po ay nakapagbigay ng konting kaalaman ang videong ito. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like, and share.